Alam niyo, pag hindi natin tatapusin to, ahaba nang ahaba ito. You're wasting our time here, eh. Magsasalita ba kayo, hindi? Kundi, alis na ako rito. Humarap online ang aktor na si Sandro Mulac sa unang pagkakataon sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa umano'y alegasyon ng sexual harassment na kanyang naranasan sa dalawang GMA independent contractors na si George Nones at Richard Cruz. Ikuwento ni Sandro na matapos ang palitan nila ng text message ni Nones ay niyaya siya umano nitong pumunta ng hotel sa Pasay ng madaling araw noong July 21. Tapos nagreply po ako ng andyan pa ba kayo sir? Baka po pwede dumaan saglit kasi sabi niya po kasi we're wrapping up in a bit. So sabi ko okay, saglit lang ako din, magpapakita lang po ako. Then I'll go na. Yun po. Tapos after po noon sabi ko kakababa ko lang po sa room ng friends ko. Sure, may kasama ka? Sabi ko po, no po, ako lang. Tapos binigay po niya yung Belmont room number. Sabi niya po, Ox, Belmont 7008. Yun po. Hindi naman po namin dininay na kami po ang unang, ako po ang unang nag-text. Yes, it's answerable by yes or no? Yes po, Your Honor. All right. Ibinahagi pa ni Sandro na nang pumunta ito sa hotel, si Nones pa umano ang nag-asikaso sa kanya at niyaya siya nitong uminom ng wine. Nadadnan niya rin umano na lasing na ang isa pa niyang inireklamo na si Richard Cruz. So nakita ko po silang dalawa, si Richard Cruz po, lasing na, bali ang nag-aasikaso po sa akin is si Sir Jojo, inooferan po ako ng wine. Lasing po, nakahiga lasing? Po, yes po, nakahiga po siya nung una ko pong nakita, pero pinakilala po ako ni Jojo kay Richard, so tumayo po si Richard po. At nang tanongin ni Senate Pro Tempore Jingo Estrada si Sandro sa mga sumunod na nangyari, When Jojo Nones offered you wine, you drank wine? Opo. Huh? Yes, what else did he offer you? I don't know po kung pwede ko po sabihin yung buong details kasi it's really sensitive. Sige na, sabihin mo na. Your Honor, with all due respect po, as mentioned po kanina kay Senator Padilla, hindi pa po natatanggap ng kabila yung... Oh, you want to have it in an executive session? Dito na nag-request ng executive session ng kampo ni Sandro upang pag-usapan ang iba pang masasela na detalye ng mga pangyari kung saan sina Padilla at Estrada lamang ang makikinig. Inilahad pa ng abogado ni Mulac na kasalukuyan pa rin nakakaranas ang trauma ito dulot ng pangyayari. Dahil po hindi pa po natatanggap ng kabila yung complaint, marapatin po namin matanggap muna nila bago nila malaman yung pinaka-detalye. And also po, medyo natitrigger pa po si Sandro, although nilakasan niya po talaga yung loob niya na magpakita ko today, hindi po niya kaya talaga na dire-diretso na pag-usapan lahat ng detalye. Alam niyo, pag hindi natin tatapusin to, ahaba nang ahaba ito. You're wasting our time here, eh. Magsasalita ba kayo, hindi? Kundi, alis na ako rito. Matapos ang executive session, ay dito tinanong ni Senator Estrada si Nones at Cruz kaugnay sa umunay pagpapagamot nito ng droga kay Sandro. Tukol sa drugs lang, Sandro. I'm interested, eh. What did he tell you to do? Dito sinabi ni Sandro na tinuruan siyang gumamit ng droga sa pamamagitan ng pagsingot gamit ang 500 peso bill. Tinuruan po niya ako paano po gamitin. Sabi po niya sa akin, ilabas ko daw po lahat ng hangin ko on the other side. Labas ko po lahat, tapos dun po sa substance, sisingutin po lahat gamit po yung 500 peso bill. Inutusan ka niya ni Jojo para sumingot? Ganun ba? Sumingot ba tawag dun? Ilan beses ka sinabihan ng suminghot? Itinanggi naman ni Cruz ang allegation sa kanila. Your Honor, hindi po totoo yun. Sinabi pa ni Sandro na matapos siyang turuang magdroga, dito na siya pinainom pa hanggang sa malasing at hinila sa kama. Pinabulaan na ni Nones ang mga pahayag ni Sandro at iginiit nito na tanging pag-uusap lang ang naganap sa kanilang dalawa. Sino nang hila sa iyo sa bed? Jojo Nones po, Your Honor. You were sexually harassed? Yes po, Your Honor. You deny? Yes po, Your Honor, we deny allegations po. Wala po kaming ginawang masama kay Sandro, Your Honor. Ano nga ginawa nyo?
Doon nandun siya. Mula po yung owner. Really? Nagkwentuhan. Really? Music, we socialize. Sa patuloy na investigasyon, tinanong ni Estrada si Nones tungkol sa pag-offer nito ng contribution sa ama ni Sandro na si Ninyo Mulak sa kahit anong charitable institution na gusto nitong matulungan matapos silang pagharapin ni GMA 7 Vice President Attorney Annette Gosson. At dahil sa paikot-ikot na sagot ni Nones, ay dito na uminit ang ulo ni Estrada at pinakontempt ang direktor. I was asking you, did you offer any financial contribution to any charitable institution? No offer po of settlement, Your Honor. I did not ask if it's a settlement or not. The only question I'm asking you is that if you offered financial contribution, I did not say it's a settlement. You're putting words into my mouth. Mr. Chair, I move that he be cited in contempt. Nagsampa na ng kasong rape through sexual assault sa Department of Justice si Mulak laban kay Nones at Cruz. Mark Arellano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.